Magandang araw, Pilipinas! Narito ang mga pinakamaiinit na balita na ngayong araw, Setyembre 9, 2024 na taon. At kayo'y nanonood ng Pilipinas Balita Now. Ang fugitive na si Pastor Apollo Quiboloy ay sumuko sa mga awtoridad matapos ang manhunt sa KOJC compound sa Davao City. Kinumpirma ni PNP Chief Nicolas Torre tatlo ang pagsuko pero walang detalyeng inilabas. Ayon sa abogado ni Quiboloy, voluntaryo siyang sumuko at hindi inaresto ng PNP. Sinabi rin ng kanyang legal team na handa silang harapin ang mga kaso laban sa kanya at umaasa sila na magkakaroon ng patas na paglilites. Samantala, patuloy na nakatutok ang publiko sa magiging susunod na hakbang ng mga awtoridad hinggil sa kasong ito. Former Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo ay handa na para sa kanyang Senate hearing bukas. Ayon sa kanyang abogado na si Atizer Nicole Jamila, na-brief na si Guo tungkol sa mga nakaraang hearings at mga posibleng issue. Confident siya sa PNP security kaya hindi siya nag-aalala. Excited din siyang makita si Sheila Guo bukas. Magkikita sila, dagdag ni Jamila. Inaasahan ang matitinding thunderstorms sa northern at central Luzon ngayong Linggo kahit mahina ang southwest monsoon. Sabi ng PAGASA, magkakaroon ng thunderstorms sa hapon o gabi mula Lunes hanggang Miyerkules. Ang Southern Luzon, Visayas, at Mindanao ay makakaranas din ng kalat-kalat na thunderstorms. Ang Metro Manila ay magiging maulap na may mga pag-ulan sa hapon o gabi. Lalakas ang monsoon rains sa Luzon, Visayas, at Western Mindanao sa Huwebes at Biyernes dahil sa monsoon gyre. Inaasahan ang pagbaha at landslides sa mga lugar na ito. Binabantayan din ng PAGASA ang dalawang weather disturbances. Ang MVP prowess ni Kevin Quiambao ay nagningning sa pagbubukas ng UAAP season 87 ng De La Salle University. Nag-score siya ng siyam sa kanyang 22 puntos sa clutch na nagdala sa La Salle sa 78 puntos sa laban sa National University. Tabla sa 75 sa ilalim ng 30 segundo, tumira si Quiambao ng game-winning three-pointer. Na-overcome ng La Salle ang 71 laban sa 64 na deficit mas maaga sa ika-apat na quarter. Bumalik na ang mga barkong Chino sa West Philippine Sea matapos umatras dahil sa bagyong Enteng. Ayon sa AIS tracking, 6 na Kyungsansayu Maritime Militia Ships at isang Coast Guard vessel ang papunta mula Panganiban Reef papuntang Bajo de Masinloc. Isang-isang 211 metro na Chinese Coast Guard ship ang nanatili sa reef nung bagyo. Nero. Sinabi ni Supreme Court Associate Justice Mario Lopez na 10,483 examinees ang dumalo sa unang araw ng 2,024 na bar exams mula sa mahigit 12,000 aplikante. Ang exams, na digitalized at regionalized, ay sumasaklaw sa iba't ibang batas sa Setyembre 8, 11 at 15. Binigyang diin ni Lopez ang layunin na makapag-produce ng mga well-prepared at empathetic na mga abogado. Bumisita si Pope Francis sa isang liblib na komunidad sa Papua New Guinea na nawagan na wakasan ng karahasan at superstition and magic. Inilarawan niya ang Vanimo bilang isang paraisong katulad ng Eden, ngunit binigyang diin ang mga isyu nito. Hinimok niya ang mga lokal na pagtagumpayan ang mga pagkakabahagi at takot. Mainit siyang sinalubong ng mga tribo at nagpasalamat sa mga tao sa kanilang kasiyahan. Ito ang mga balita para sa araw na ito. Ako po ang inyong tagapagbalita para sa Pilipinas Balita Now. Huwag kalimutang mag-comment, mag-share, mag-like at mag-subscribe upang manatiling updated sa inyong pang-araw-araw na balita. Magandang umaga, Pilipinas!